welcome back to my channel and to my page. Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, ano pa ang hihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. And we will take a break sa pag-aanap natin ng first EV. And today, we will have another motor vlog. Kaya naman, samahan nyo ako! Ito mga kateki, balik tayo sa pagmamoto vlog or motorcycle vlogging. Another new bike ang ating dala at ito ay from CF Moto. So dahil dyan, magpapasalamat muna ako sa CF Moto Philippines, of course, kay Miss John Lu, kay Miss Camille Lu, kay Mr. Boy Lu, at sa buong Moto Strada family. So last December, they officially launched this 450 CLC. This is a new bike from CF Moto and ang category nito ay cruiser. So madaming nasabik sa launch nitong motor na to dahil bukod sa maganda ay sobrang affordable. This has a 449 in displacement. Sabi ko nga, affordable, this one kasi ay 280,000 lang. So just imagine, you are riding a CF Moto bike, a new bike from them, a 400, almost 450cc, for just 280 pesos. This comes in two colors, the Nebula Black at Bordeaux Red. This black one is like totally black lang siya. Glossy black. And the other one, the Bordeaux Red, is actually a combination of two colors, silver and red on the tank itself. And both of them, they have leather seats. So, very, very sophisticated pa rin yung dating niya, kahit very affordable siya. I really like black bikes, pero iba rin yung dating ng Bordeaux Red nila. Kakaiba. Alam mo yun, yung ilan lang kayong may kulay na ganun sa motor. This bike is a two-cylinder bike with a dual chamber exhaust, kaya napakagandang tignan. Sinamahan pa ng integrated tail light. Wait, I hope you can still hear me with my helmet. Medyo hindi maganda yung wind noise with this helmet. Alam nyo ba na may standard ABS at traction control din itong bike na to? So, kahit medyo mabilis kayo and medyo alanganin ang kalsada, at least you are safer. Yung mga ganung specs, sa panahon ngayon talagang dapat merong ganun ang motor mo eh. Para kahit anong klaseng kalsada pa yan, and anong speed pa ang iyon takbuhan, medyo safer ka kumpara sa walang ABS at walang traction control. Pagdating naman sa seat height, kahit ang mga hindi pinalad, ay kaya-kaya i-drive ito dahil ito ay mayroon 690mm. Pero alam nyo ba, kahit 690mm ang kanyang seat height, napansin ko na hindi siya sumasayad sa mga humps. Yung mga normal na humps na nadadaanan ko pauwi sa bahay na sinasayara ng mga motor kong mabababa, surprisingly, hindi sumasayad itong motor na to. So siguro isa sa mga dahilan ay ang kanyang 1,485mm wheelbase. And napakalaking bagay talaga na hindi basta-basta sumasayad ang iyong motor. Of course, siyempre ayaw natin itong magasgasan sa ilalim or masira at any point. But at the same time, ang baba pa rin ang seat height niya. So very height friendly itong bike na to.
ang ilan pang features nitong motor na to ay meron siyang 3.6 inches round TFT display. At yung display niya, guys, all the information that you'll be needing to see. Makikita nyo, like yung fuel level, yung odo, yung oras, yung RPM, of course, the speed, and everything na kailangan nyong makita sa inyong display. And ang isang maganda pa dito, guys, ay meron itong phone connection. So, at least kahit paano, you can mirror your phone sa ating TFT display. Ang fuel capacity nga pala nitong cruiser na to ay 12 liters. Pero sa ilang araw ko siyang gamit, parang di ko naramdaman na kailangan kong magpagasolina lagi. Kahit 12 liters lang ang kanyang tank capacity. Kasi parang ang tipid-tipid niya sa gasolina. Medyo traffic dito sa Skyway. Pero wala ka namang init na mararamdaman sa motor na to. As in zero. Even with the dual chamber exhaust niya. Anyway, 5 days na sa akin itong motor na to. Isang araw ko lang ata siya hindi nagamit. 4 days straight ginamit ko siya sa event, sa tambike, sa long rides. And kahit ganun na lagi ko siyang gamit, walang sumakit sa katawan ko. Hindi masakit ang mga kamay ko, lalong-lalo na malambot ang kanyang clutch. And yung sitting position niya, hindi rin nakakasakit ng katawan. Saktong-sakto lang for my height. Yung upuan niya, kahit sabihin mo dumaan ka pa sa humps, hindi mo siya ganong mararamdaman. Ang ganda ng suspension. And kahit long ride, hindi sasakit yung foot mo kasi very confident yung kanyang leather seats. Tapos yung handlebar niya, saktong-sakto lang sa haba ng mga kamay ko at ng braso ko. Naka-bar end na to, guys. Pero ako kasi yung mahilig gumamit ng side mirrors. And it's fully functional, hindi mahirap. Meron kasing mga design na parang ang hirap makita yung nasa gilid, di ba? Lalo pag bar end. Pero yung pagkakadesign nitong bike na to, very very safe siyang gamitin. And very very easy to use as well. And over the weekend, isa sa mga rides natin ay with the Rebels PH. Tayo ang presidente this year. Kaya naman, lagi tayong naghahanap ng mga bike options para sa ating mga kagrupo na lady riders, lalong-lalo na sa mga aspirants or mga new riders. Kasi dahil tayo yung medyo mas matagal sa community and tayo yung may resources to check other bikes, napakagandang bagay na tayo ang go-to person nila pag nagtatanong sila kung anong bike kaya ang maganda, or anong bike yung mababa, yung abot nila, or anong bike yung hindi sila mahihirapan i-drive. At I can easily say that this CF Moto 450 CLC is one of the best choice to get nowadays. So hindi na ito pahabain, guys. Gusto ko lang i-summarize na hindi kayo magsisisi. If you will get a CF Moto 450 CLC, imagine for just 280,000 pesos, you have a bike from a reliable brand. Hindi lang sa sales, pati sa service, napakabait ng CF Moto and ng mga kapatid niyang brand as well. I have been with them for 3 years na ata ngayon or more pa. And basta meron akong concern or anything with my bike, kahit anong oras pa yan, talagang sumasagot sila. Ganun yung service nila. Ganun kadedicated yung mga tao sa kanila. At the same time, of course, you will also love the CF Moto community, which is very, very warm sa ating community. Of course, a very nice looking bike. Isang head turner for just 280,000 pesos. You have 2 options pa for the color. And for the power naman, hindi ka mabibitin. Saktong-sakto lang for a cruiser bike. So sa mga naghahanap dyan, kahit yung mga first timer na magbibig bike,
talaga namang ma-recommend ko itong motor na to, itong cruiser na to. Hindi ako mapapahiya. Ayan naman sabi ko. Dahil talagang ma-enjoy nyo itong motor na to. Hindi kayo magsisisi at talaga namang you will get your money's worth. So again, this is a quick review with the Siap Moto 450 CLC. And I hope you enjoy this video. If you want to see more, please subscribe. You can also follow me on Facebook, TikTok, and Instagram. Although yung ating old Facebook ay disabled or deactivated for now, I have a new Facebook page while working on the old one. Please follow Miss Techie Vlogs para malagi kayo updated kung anong gamit nating motor ngayon, kung anong tinatry natin ngayon. And currently, hindi lang motor, pati electric vehicles, tinatry na natin. Talagang malawak na ang ating scope. And I hope to see you again on my next vlog. Bye-bye mga ka-techie!